Amazing Morning Church! Handa na po ba tayong magbigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon? Mukhang nagkakagulo bandang dulo, mukhang masaya sila at inaalala pa nila yung kasiyahan nila kahapon. No? Masaya po ba tayo sa mga nakaraan at nakalipas sa panahon, mga araw na kapiling natin ng Panginoon, lahat nga magsabi ng Amen! Mahina. Nag-almusal po ba tayo? Lahat po ng lingkod ng Panginoon na nasisihan at nagagalak at muli nagpapasalamat sa mga araw na nakalipas ay magsabi ng Amen! Kung ganon, kung tayo ay masaya sa piling ng Panginoon, maaari na po ba tayong tumayo para sa pagsisimula ng ating pananambahan sa araw nito? Tunay na napakabuti ng ating Diyos na buhay, hindi niya tayo pinabayaan, at muli tayo ay naririto dahil siya ay kapiling natin at sinamahan niya tayo sa mga nakalipas na araw. Hindi niya tayo binigo kailanman, hindi man tayo nagkakasama-sama sa mga nakarang araw, pero ngayon muli tayong pinagsama-sama ng Panginoon para siya ay muling awitan, muling sambahin, muling pasalamatan sa araw na ito. Dahil ang araw na ito ay hindi aksidente, bagos tayo ay pinagtipo ng Panginoon, inilaan niya o pinlano niya ang araw na ito para tayo ay muling magsama-sama sa presensya at sa piling ng ating Diyos na buhay. Kaya ngayon, inanayan ko ang bawat isa na magbigay ng ngiti, magbigay ng pasasalamat, kumaway-kaway sa ating mga kapatiran, ipakita natin na tayo ay nasisiyahan sa araw na ito na muli natin silang nakasama. Amen. Sabi nga sa kanyang salita, na sa 2 Peter 3 verse 8 to 9, but do not forget this one thing, dear friends, dear church, with the Lord, the day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kaya tayo ay magpasalamat sa Panginoon dahil sa araw-araw na ibinigay niya, sa araw-araw tayo ay gumigising sa umaga, kapiling natin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Dahil kung hindi, wala kayo sa harapan natin ngayon. Kung hindi, tayo ay naaksidente, tayo ay may mga problema, o may hadlang kung bakit hindi tayo makakarating sa simbahan. Pero dahil nga mabuti ang Diyos, at sa araw-araw ay tayo ay pinagpapala, ganun din dapat nating pinagpapala ang ating Panginoon sa araw na ito. Kaya, tayo ay magsisimula na, ibigay natin ang ating puso, ang ating buhay sa pananambahan sa ating Panginoon. Hallelujah! We praise you, we honor you, we glorify your name, Lord God. Itinataas namin ang dakila mong pangalan. Tunay kang napakabuti sa amin, Lord God. Hindi mo kami pinabayaan, ni hindi mo hinayaan na kami ay magutom sa araw-araw, Panginoon. Hindi mo hinayaan na kami ay mapagod ng wala, Panginoon. Kundi napapagod kami sa kung paano kami nagpupuri, sa kung paano kami nagtitiwala, so kung paano kami, Panginoon, naniniwala sa kapangyarihan mo sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. At sa pagod na nararanasan namin, binabalik mo, Panginoon, ang kapahingahan at binibigyan mo ng kapayapaan ang aming mga puso, ang aming mga buhay sa araw-araw, Lord God. Kaya, Lord, patuloy kami magpapasalamat dahil hindi mo hinayaan, Lord God, na kami ay walang-wala sa buhay, Panginoon, bagkus lagi mong pinoprovide yung pangangailangan ng bawat isa. Lagi kang may plano, lagi kang may best para sa aming lahat dahil ikaw ay mabuting Diyos sa aming lahat. Dahil sa pagmamahal mo, Panginoon, pinagtitipon mo, pinag-uugnay mo ang lahat ng lingkod mo, pinibigkis mo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay mas lalong lumago, upang kami, Panginoon, ay lalong rumami, Panginoon, sa ngalan mo, Lord God. Kaya, Lord, hindi matatapos ang patuloy na pasasalamat dahil sa araw-araw, mas marami pa yung nais mo sa buhay namin. Mas marami pa yung mas yung mga blessing, Lord God, na makakamit namin mula sa iyo. Yung mga achievement, yung mga pangarap, yung mga ninanais namin, Lord God, kung ano yung kalooban mo, mas higit pa doon ang ibibigay mo. Kaya patuloy kami, Lord God, na magtitiwala sa iyo, Lord God. Salamat sa pagpapagaling
mo, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa pasalamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinabayaan at patuloy mo kaming nilalayo sa lahat ng kapahamakan. Sa lahat ng blessing mo sa aming mga financial, Lord God, sa aming trabaho, sa aming pamilya, at lalong-lalo na, Lord God, sa kalakasan na nagmumula sa iyo. Dahil patuloy kaming tumatayo, patuloy kami, Lord God, na nagpapalakas, Panginoon, para patuloy ka rin naming mapuntahan at patuloy kaming lalapit sa iyo, Lord God. Saya, Lord God, sa mga wala pa dito, nawa, Panginoon, ikaw ang mag-bless sa kanila, hipuin mo sila, Panginoon, yakapin mo sila, ganun ang kanilang mga paa, Panginoon, ay makarating, Panginoon, sa pananambahan sa araw nito, Lord God. Salamat, Lord God, dahil tunay kang tapat, walang makakahigit sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng kabutihan at pagmamahal na ipinaparamdam mo sa amin. You always grace, Lord God, your grace is enough. And always we remember, Lord God, na one day, ibibigay mo kung ano yung para sa amin. One day, mararating namin, Lord God, yung kaharian na ipinangako mo sa amin, Panginoon. Kung kami ay patuloy na susunod, kung kami, Panginoon, ay patuloy na maniniwala at magtitiwala sa iyo, Lord God. Tanggapin mo ang pagsamba, Panginoon. Tanggapin mo ang pasasalamat dahil sa iyo lamang ang lahat na ito. You deserve the highest praise, O Jesus. We praise you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Hallelujah! Muli nga po, palakpakan ng ating Panginoon sa araw na ito. Tunay siyang tapat kailanman. Hindi mapabaliw at walang makakapantay sa ating Diyos na buhay. Maniwala tayo na one day lahat ng lingkod ng Panginoon aakyat sa kanyang kaharian. Amen! Your love told me to live now. You are mine.
Jesus, patuloy kami magpapasalamat sa patuloy mong pagpapala sa buhay namin, O God. Hallelujah! Sabay-sabay tayong umawit sa Panginoon. Ilakas natin ang ating mga boses para sa Kanya. Hallelujah! Your grace, faithfulness, O Jesus. Great is your faithfulness, O God. Oh, you rest. We wrestle with the sinner's heart. You lead us by still water and to mercy. And nothing can keep us apart. Let us remember, O Jesus. Oh God, hallelujah. Oh love and justice, God. You used the weak to lead us strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing. Hallelujah, with your love, you give all the best for us, Panginoon. And with your grace, we are covered with your love. Hallelujah. Hallelujah, O Jesus. Church, let us all remember how grateful our Lord to our life with God. Hallelujah. He always filled our life into the most beautiful and to the most precious, Lord. Para mas maging karapat dapat, para mas maging kaaya-aya tayo sa Panginoon ng lahat. Dahil kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Let us always remember that Jesus is worthy, that the Lord is worthy to be praised, to give the highest praise. Hallelujah.
beauty of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever breathe. Worthy of every prayer we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, oh Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one we could ever say. Worthy of every prayer we could ever pray. We live for you. Oh, we live for you. We sing the holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your love and keep me in your love to those around me. Let us sing again how Jesus is great. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one we could ever see. Worthy of every prayer we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Say, holy, dear. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your love and feed me in your love's throne surround. Oh Jesus, you feel alive. We live for you. Let us feel the presence. I will give my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you. Put my trust in you. I know
there is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your love. With your love. And I will put my strength in you alone. And I will not be shaken. Will not be shaken. Oh Lord, with trust, will you love? We will praise your name in high, Lord God. We will always lift it, our hands to you, Jesus. And all the earth will sing to you, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Let us feel the presence of the Lord. Hallelujah. Lord of all the earth and all the heaven, come and seek your face. Worship you with all I have within me, humbled by your grace. In every heart, every nation, every tribe and creation will bow before your presence and say we will lift it high. You are high and eternal. Let us raise our hands to Jesus. Oh, hallelujah. Sabay-sabay natin itaas ang ating mga boses, ang ating mga kamay sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. To the Lamb, the Lamb of God. You're greater, oh, your righteousness, oh God. Let us sing, Lord of righteousness, you come in glory, bright. The Lamb of God.
signature. You are high and deep enough, and my soul sings hallelujah. Soul sings hallelujah to the Lamb, the Lamb. Oh Jesus, we thank you, Lord, for all the presence, to all the blessing, to all the love, Lord God, that you are filled to our love. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa bawat isa, para naman po sa paggalang sa ating salita ng Panginoon. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang bawat isa po ay makibukas sa Mateo 19, 3-12. Mateo 19:3-12. Sabi po dito sa salita ng ating Panginoon, may ilang pariseyong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng maipaparatang sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? For sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula nila nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. 7. Tinanong siya ng mga pareseyo, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito? 8. Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. 9. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung asawa niya'y nangangalunya at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. 10. Sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na siyang mag-asawa. 11. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na ipinagkalooban ng Diyos. 12. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa, ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba naman ay naging ganoon din sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuruang ito. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Maaari na po kayong magsipag po. Morning everyone. As we continue our family life series today, ang ating pong mensahe sa umagang ito ay pinamagatang Making Sacrifices for the Family. Hey, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na kami po ay dinalan sa lugar na ito. Salamat po sa bawat isa na naririto ngayon. Dalain ko nga po, Panginoon, na ang mga oras na ito ay hindi masasayang. Sa halip, Panginoon, ito po ay maging mabunga. At nawa nga po, ang bawat isa ay matanggap ang pagpapalang inilalaan nyo sa amin sa araw na ito. Naniniwala po kami na hindi po aksidente na napunta kami rito ngayon sapagkat ito'y ayon sa iyong dakilang plano sa aming buhay. At nawa nga po, sa mga oras na ito ay magministeryo ka po sa bawat isa, patuloy ka po mangusap, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan at nawa nga po ang inyong salita at ang inyong mensahe ay aming
maunawaan, matanggap at maisa puso. Dalayan ko ang Banal na Espiritu ang siyang pumuspos sa bawat sa amin at ikaw nga po ang siyang patuloy na kumilo sa aming mga puso. Dalayan ko, Panginoon, na bisitahin niyo po kami ng inyong banal na presensya sa mga oras na ito. At nawa, Panginoon, masumpungan ka namin, makatagpo ka namin. At nawa, anumang mga kabigatan ang dinadala namin sa mga oras na ito, dalayan ko na sa pag-alis po namin dito, ito po ay papalitan niyo ng kapayapaan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa ating mundong ginagalawan, maraming mga couples ang nagsasama nang walang kasalang nangyayari. Ang iba ay sabi nila, testingin lang muna natin. Pagka okay, magpakasal. Kung hindi, di madaling maghiwalay. No? Para daw madaling umexit kapag hindi nag-click ang pagsasama. Yung iba naman, yun nga, trial period. No? Sa madaling salita, iniiwasan nila yung commitment. Tinitingnan nila kung mag-work ba yung relationship at kung hindi ay madaling makapaghihiwalay. They put one foot in and keep another out in case they change their minds. Kung sakali magbago isip, madali lang umexit, no? They keep their options open. Ganun lang po kasimple. At hindi nila nare-realize that they are living in sin because they are living outside of God's will. Dahil sa ganitong kaisipan, maraming pamilyang nasisira dahil walang malalim na commitment ang isa't isa. So ngayon, sinong apektado kapag ang mag-asawa o ang couple ay naghiwalay? Siyempre, number one apektado dyan, yung mga anak, yung mga bata. Sino ba ang unang magsasuffer kapag broken family? Ang mga bata, di ba? Dito sa ating bansa, walang divorce pero marami pa rin mga couples ang naghihiwalay. Yung iba ay sa pamamagitan ng legal separation, yung iba naman ay annulment. At doon sa annulment, dinideclare na yung marriage ay null and void or wala nang bisa. At dito, pinapayagan ng batas na muling makapag-asawa yung mga annulled couples, which is worse. Sa umagang ito, titingnan po natin kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Paano ba mapapatatag, mapapalakas ang pagsasama ng mag-asawa? Paano ba mapapalakas ang pamilya sa gitna ng mga hamon at mga bagay na nagbabantang sumira sa pamilya? Yung pong ating text na binasa ng ating scripture reader sa Matthew chapter 19, 3-12, dito po ay dinidiscuss yung issue of separation or divorce and remarriage. Ito pong issue ito ay mahabang panahon na, matagal na panahon ng issue ito. And in this passage, ito pong mga Pharisees, gusto nilang hanapan ng butas ang Panginoong Jesus. They are intending to find fault in Jesus, so they ask a question they thought would pin him down. Iniisip nila na sa pamamagitan ng tanong na ito, baka mahanapan nila ng butas si Jesus. So ang tanong nila, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? Ito yung kanilang issue na ibinabato kay Jesus. No? Makatarungan ba na i-divorce ang isang asawa for any reason at all? No? So ibig sabihin, kahit anong reason, pwede na lang, tinatanong nila si Jesus, pwede ko bang hiwalayan ang aking asawa sa kahit na anong reason ang makita ko? Dito sinusubukan ng mga Pharisees si Jesus tungkol sa divorce and they are attempting to trap him. Sinusubukan nilang i-trap si Jesus sa pamamagitan nitong kanilang legalistic interpretations of the Bible. However, paano nag-respond si Jesus? Jesus responded by redirecting their attention to the divine intention for marriage. And it is rooted in creation itself. In-emphasize po nila na yung pagsasama ng mag-asawa is a sacred union. And it is ordained by God, which should not be
severed by human whim or hardness of heart. Ang response po ni Jesus dito sa tanong nito mga Pariseo ay magbigay sa atin ng insight kung papaano ang ating mga pamilya ay mananatiling malakas sa gitna ng mga pagsubok. So pag-uusapan po natin ngayong umaga, paano ba magiging matatag ang pamilya? So, paano ba magiging malakas, matatag ang pamilya sa gitna ng mga hinaharap na mga pagsubok at mga banta na naglalayong sirain ang pamilya? Una po, mula po doon sa verse 4, sinasabi po doon, ang pag-aasawa ay itinatag ng Diyos mula pa sa pasimula. Tingnan po natin yung sagot ni Jesus doon sa mga Pharisees na naghahanap ng butas sa kanya. Sabi niya doon sa verse 4, sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? Ano bang issue binabato ng mga Pharisees dito kay Jesus? Divorce for any reason. Now, paano sinagot ito ni Jesus? Hindi niya sinagot ang problema base sa kasalukuyang sitwasyon. Sa halip, binalik niya sila doon sa beginning, sa pasimula, doon sa creation. Sabi na, di ba niyo nabasa? No? Di ba niyo nabasa sa banal na kasulatan? No? Na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae. Pakinggan natin yung kanya sinabi. Sabi niya, God made male and female. Sabi niya, haven't you read? Di ba niyo nababasa? No? That at the beginning, the Creator made them male and female. In verse 4, makita po natin that God made one male and one female at the beginning. God made one male and female in marriage. Ang nilikha po ng Diyos ay si Adam at si Eve. Hindi po si Adam at si Steve. Si Adam at si Eve, nilikha ng Diyos para sa isa't isa at wala nang iba pa. Sila talaga ang original na pinagtagpo at itinadhana. Adam and Eve, not Adam and Steve, ang para sa isa't isa. Ito ang original design ng Diyos sa buhay, mag-asawa, at pamilya. Now, the concept of marriage as ordained by God is deeply rooted in the very beginning. In the book of Genesis, makita po natin doon yung account of creation where God in His wisdom and sovereignty establishes the institution of marriage. In Genesis chapter 2, verses 18-24, mababasa po natin doon about kung paano po nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, yung pong unang mga tao. And dito po ay kinikilala ng Diyos yung Dito po ay kinikilala ng Diyos na nakita po niya na it was not good for man to be alone. Kasi ang unang nilikha ng Diyos si Adan. No? So, si Adan nilagay ng Diyos sa Garden of Eden and then nilikha niya yung mga lahat ng uri ng hayop and then si Adan ay binigyan niya ng task na pangalanan ang lahat ng hayop na nilikha ng Diyos. At kaya yung mga hayop ngayon na nakikita natin, si Adan lahat ang nabigay ng pangalan dyan. So, ang task na binigay ng Diyos ay pangalagaan at pangalanan, pangunahan, itong mga iba pang nilikha ng Diyos, yung mga ibang creation. Now, nakikita ng Diyos, katabi ni Adan yung elepante, syempre, hindi siya masaya. Katabi ni Adan natutulog yung leon, syempre, hindi siya masaya. So, ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng, nag-create siya ng helpmate ni Adan at tinawag itong Eva kasi mula sa kanyang flesh. No? So, pinatulog siya ng Diyos at mula sa kanyang, sa isang ribs niya, kumuha ng isang ribs niya ang Diyos at doon ay nilikha niya si Eva. No? So,
Dahil nakita ng Diyos, it is sabi sa Genesis, it is not good for man to be alone. Sino ba sa inyo ang magiging masaya nang walang kasama? Diba? Sabi nga, no man is an island. No? Pero, hindi naman lahat ng may kasama ay masaya. May iba, mas gugustuhin pang walang kasama. No? May kasama ka nga. No? So, balikan po natin, from the very beginning of creation, God ordained marriage as a sacred institution and it is designed to reflect His love, unity, and faithfulness. Now, ito po yung foundational building block of society. Sa pamagitan ng family, ang society ay nagiging stable. At sa pamagitan ng family, nagkakaroon ng companionship and opportunity for mutual growth and support. Ngayon, bilang mga taga-sunod ni Kristo, we are called to honor and uphold the sanctity of marriage. Kikilalanin natin na ito'y isang regalo mula sa Diyos at ito po'y reflection ng pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang mga anak. At bilang mga taga-sunod ni Kristo, let us strive to cultivate marriages characterized by love, respect, selflessness, and commitment. Para saan lang lahat ng ito? This is for the glory of God and the flourishing of His creation. Tandingan po natin ito. Remember, it's not your love that sustains your commitment. It's your commitment that sustains your love. Baligtad po, no? It's not your love that sustains your commitment. It's your commitment that sustains your love. Kagaya po nung sinasabi ko last time, darating ang time, mawawala na yung kilig nyo sa isa't isa. Matitira na lang, nginig. Nanginginig ka na sa galit, no? So, pag dumating yung time na yon, you still have your commitment to each other. And that commitment will sustain your love and you will still cling to each other no matter what. Yun ang tinatawag na pinagtagpo at itinadhana. Pangalawa, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin. Tingnan po natin sinasabi sa verses 5-6. Sabi diyan, at siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan na lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang design ng Diyos ay pinag-isa ang lalaki at babae sa pamamagitan ng kasal. Hindi kasal sa banig lang. Pinag-isa ng Diyos ang lalaki at babae sa pamamagitan ng kasal o pag-iisang dibdib. So ito'y puso sa puso, atay sa atay. Pinag-iisa tayo na Diyos sa pamamagitan ng kasal. Ang ibig sabihin nito, ang pag-iisang dibdib na ito ay permanente. Hindi ito yung 5 years o 10 years lang na parang nakakontrata na pagkatapos ng term ay pwede mo nang hindi i-renew. Hindi po ganun yun. Kapag sinabing permanente, kaya nga habang nando sa altar, sinasabi sa isa't isa, till death do us part. Ang ibig sabihin po, ang makapaghiwalay lang sa pag-asawa ay kamatayan. Kaya nga sabi dito sa verse 6, sa bandang huli ng verse 6, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Now, ang tanong, paano nagiging permanente ang pag-iisang dibdib? Una, may nangyayaring living. Sabi sa verse 5, dahil dito iiwan na lalaki ang kanyang ama't ina, so, merong nangyaring pag-iwan. Sinong iiwan? Yung mga parents. And then,
Sabi sa English version, sa verse 5, this explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife. Kung dati, yung mga may asawa rito, no? Kung dati ang kasama nyo ay mga parents ninyo, kapag nagpakasal ka na, ang pakikisamahan mo na ngayon ay yung iyong pinakasalan. No? So, tandaan nyo ito, ha? Mga wala pang asawa. No? Ito yung design ng Diyos. No? Kung dati ang kasama mo mga parents, ngayon kayo na mag-asawa. Nag-iiba na rin yung mga priorities kasi nagsisimula na kayo ngayong bumuo ng sariling pamilya. Then, after nung leaving, merong nangyayaring cleaving. No? After leaving, there is cleaving. No? Itong cleaving na ito, na tinatawag, yung husband and wife now cleave to each other. Kinakailangan magkaroon ng leaving para mangyari yung cleaving. Maraming pamilya, hindi sinusunod ito, lalo na tayo mga Pilipino. Maraming pamilya, kasama pa rin ang mga in-laws, kaya minsan nagkakagulo yung pamilya. Sabi nga, sa isang kaharian, dapat isa lang yung hari at isa lang yung reyna. Pag naging dalawa yan, magulo talaga. So yung idea ay yung dalawang individual, pinag-iisa at ang pag-iisang ito ay permanente, kagaya ng dalawang bagay na pinagdikit mo sa pamamagitan ng super glue. Diba, nakita nga natin yung mga commercial nitong mga super glue na ito. Yung isa, pinitin pa ng patiwarik. No? Gamit lang ang super glue. No? Hindi nalaglag. No? So, ito yung idea ng cleaving. Parang dalawang bagay na pinagdikit mo ng super glue. Now, ang dalawang bagay na pinagdikit ng super glue, subukan mong paghiwalayin. Ano mangyayari? Masisira na yan. Hindi na siya kagaya nung dati. Kasi pinagdikit mo na super glue, tapos pinilit mo ngayon paghiwalay. Para paghiwalay mo yan, kailangan puwersahin. So pag pinuwersa mo yan, masisira na yan. At hindi na siya katulad ng dati. Kaya sabi ni Jesus, lagi natin itong naririnig kapag may mga wedding, therefore what God has joined together, let man not separate. Ang pinag-isa ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Katulad dito mga pariseyong ito, marami sa kapanahunan natin ngayon, sinasalungat nila ang disenyo ng Diyos sa pagiging permanente na pag-aasawa. And they are considering options such as divorce. Or in our case, dahil wala tayong divorce, annulment. Pero ang annulment dito sa atin, sa halip na easy way out, ako, napakatagal na proseso at napakamahal. Pero may mga nababalitaan ako lately na parang pinapabilis na raw ang proseso, no? Well, good news para sa gusto ng makawala, no? Pero hindi pa rin to good news kung pagbabasihan natin ang salita ng Diyos, no? Itong mga Israelita, dahil sa kanilang katigasan ng puso, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, si Moses, pinayagan silang i-divorce yung kanilang mga asawa. Bakit sila pinayagan ni Moses? Because of their katigasan ng puso at katigasan ng ulo. Pero, in the first place, hindi po ganito ang intensyon ng Diyos sa mag-asawa at pamilya. God is for permanence of the union of two that became one and build a strong family. Iyon po yung original intention ng Diyos sa isang pamilya. Na yung mag-asawa ay magsasama habang buhay at magbubuo sila ng isang malakas at matatag na pamilya sa tulong at biyaya ng Diyos. So mga kapatid, sa halip na tanungin natin, okay lang ba ang annulment? O pwede ko bang hiwalayan ang aking asawa kapag ayaw ko na sa kanya? No? Pag-isipan ito mga kabataan, baka pagdating ng panahon magtatanong kayo ng ganito, no? Pwede ko bang hiwalayin ang aking asawa kapag nagsawa na ako sa kanya, kapag ayaw ko na sa kanya, kapag korting barilis na siya, pwede ko na ba siyang hiwalayan? No? Sa halip na ganito yung tanong natin, dapat ang tanong natin ay ganito. Paano ba kami mamumuhay na magkasama habang buhay na hindi namin maiisip maghiwalay? Yun dapat yung ating tinatanong.
Hindi yung pwede ko na bang hiwalayan to, no? 25 years na kami, no? 25 years na kami naglolokohan, no? Pwede ko na bang iwan to, no? Hindi po ganoon ang pag-aasawa. Sabi nga ng mga tatanda, di ba? Ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo na iluluwa kung mapaso. So kapag napapaso ko na, pwede mo na bang iluwa? Kung kanin yan, pwede. Sige, iluwa mo. Pero hindi po ganon ang pag-aasawa. God is for the permanence of the union of the two married couples. So, instead na tinatanong natin yon, ang tanongin natin, paano ba kami mamumuhay magkasama habang buhay na hindi maiisip ang maghiwalay? Eh mga kabataan, pakinggan natin ito. Mag-isip kayo mabuti, mag-pray kayo mabuti, no? Pag-pray nyo mabuti, yung mga nagpapakilig sa inyo ngayon. Hindi porke sinabing Christian, okay na yan. Dapat matured Christian. Huwag kayong mag-pray ng Christian lang. Eh, paano kung Kristiyano sa nguso lang binigay sa'yo? Problema pa rin. No? Huwag kayong malungkot kung wala kayong kadate ngayong love month. Gusto nyo, bigyan ko kayo? Marami ko. Kaya lang, ang maibibigay ko sa inyo, due date. Pag nag-asawa raw, dumadami yung due date. Bakit? Bakit kaya dumadami yung due date kapag nag-aasawa? No? Kasi habang kinakasal, ang sinasabi, I due. So again, dapat tinatanong natin, paano ba mananatili nagsasamang asawa sa gitna ng mga hamon at pagsubok sa ating kapanahunan. Ito yung maghahatid sa atin doon sa pangatlong punto. Ano ba yung sinasabi sa pangatlong punto? Dapat handa tayo magsakripisyo upang makabuo tayo ng matatag na pamilya. Sabi ni Paul doon sa text natin last Sunday sa Ephesians chapter 5 verse 25, husbands, ano sinabi doon? Love your wives. Just as Christ loved the church and gave himself up for her. Yung pagmamahal na yan, nakapattern sa pagmamahal ng Panginoon sa iglesia. Handa siyang mag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Again, mga kabataang babae, para sa inyo ito. Kapag may nagpaparamdam sa iyo, kapag may nagpapakilig na sa iyo, bago mo yan sagutin, tanungin mo muna, ikaw ba'y handang mamatay para sa akin? Kapag hindi makasagot, red flag yan. Ganon si Jesus. Ganon niya minahal ang iglesia. Inalay niya yung kanyang buhay. Kaya kung nagpapakilig sa'yo ngayon, hindi handang mag-alay ng buhay para sa iyo, red flag yan. Baka kapag nasa panganib kayo, mauna pang tumakbo yan sa iyo. Nakita niyo yon yung magjowa? Nadaanan ng riding in tandem. Bumababa pa lang sa motor yung hold upper, tumakbo na yung lalaki. Iniwan yung jowa niya. So si jowa, wala nagawa, binigay na lang yung bag niya doon sa hold upper. So, nung sumasakay sa motor yung hold upper, nalingon niya yung babae, naawa siya. Binalikan niya, binalik yung bag, at kinomfort yung babae. Sila natuloy. Kaya, mga kabataan babae, pag-isipan nyo yan, no? Kapag si lalaki, kahit kilig na kilig ka riyan, kung hindi handang magbigay o mag-alay ng kanyang buhay para sa'yo, no? Red flag. Hindi lahat na nagsasabi may tako sa Diyos, ginojowa.
Ano ba sinasabi sa James chapter 2 verse 19? Ang mga demonyo may takot din sa Diyos, pero demonyo pa rin. Ang mga demonyo nga may takot din sa Diyos, nanginginig pa nga, pero demonyo pa rin sila. So hindi lahat na nagsasabing may takot ako sa Diyos, no? Sagutin mo na ako, nako. Baka katulad ng demonyo 'yan, no? Yung mga lalaki naman, kung hindi ka handang mamatay para sa babaeng 'yan, huwag mong I love you hen. I love you ka ng I love you. Hindi ka naman pala handang mag-alay ng buhay mo para niya. Tatakbuhan mo naman pala kapag may holdapper. Masulot ka ng holdapper tuloy. Eto pa. Mga kabataan ulit. Huwag kayong makipagrelasyon ng sobrang aga. Bakit? Wala akong pinatatamaan dito, ha? Bakit? Huwag kayong makipagrelasyon na sobrang aga kasi tulog pa kayo noon. Si Router TV ang nagsabi niyan, yung pastor na vlogger, yung Bible Ninja, kaya i-follow niyo yun, marami kayong mapupulot kaysa kung sino-sino ipinapollow niyo. Sa madaling salita, may perfect timing ang Diyos para sa lahat ng bagay, even relationship. Lahat yan, mayroong tamang panahon. So, huwag magmadali. Hindi kayo maubusan. Si Ate Jen nga, di nagmamadali, di ba? Hindi maubusan. Marami yan. At merong inilaan ang Diyos para sa atin. Yung perfect, yung best na ibibigay ng Diyos sa iyo. No? Kapag nagmadali ka, baka makuha mo lang good. Na-miss mo yung best. Pero kung maghintay ka ng tamang panahon, ibibigay siya ng Diyos yung best para sa iyo. Kung magmadali ka, sige. Sabi ng Diyos, bahala ka. Gamadali ka, gaapura ka. No? So, makuha mo lang good instead of best. No? So, dapat handa tayong magsakripisyo. Katulad ng pagsakripisyo ni Jesus sa iglesia, inalay niya ang kanyang buhay. This is a sacrificial kind of love. It can mean we are willing to die for our spouses if necessary. But practically, hindi naman kinakailangan mag-alay ka ng buhay. Yun ay kung maaari, kung kinakailangan, kung hinihingi talaga ng pagkakataon. Pero hindi naman palaging ganoon. Now, practically, ito yung ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng to love your spouses sacrificially could mean be willing to be wronged. Dapat willing kang tanggapin na may pagkakataon na si husband o si wife nagkakamali. In the same way, in any relationship, boyfriend, girlfriend, magkaibigan man yan, magkapatid man yan, dapat willing tayong tanggapin may mga pagkakataon na may mga tao makakagawa ng pagkakamali sa atin. Because nobody's perfect. Be willing to stay silent. Dapat willing din tayong manahimik kung kinakailangan. Kasi pag pareho kayong sumisigaw, hindi kayo magkakaintindihan. Hindi maayos ang problema. Walang masosolve. Kapag parehong mainit, parehong sumisigaw, hindi kayo magkakarinigan. So, dapat maging willing tayong manahimik kung kinakailangan. Be willing to forgive and forget. Kapag may conflict, kapag may away, lagi sinasabi, maghiwalay na lang tayo.
ayoko na sa'yo. No? Hindi dapat ganun. Mga lalaki, pakinggan nyo ito. Yung mga lalaki may asawa, at yung mga lalaki na mag-aasawa, pakinggan nyo ito. Pagdating ng panahon, no? Ito ang gagawin nyo. Ito ang sasabihin nyo. Yung mga lalaki, kapag sinasabi ng asawa mo na kapag gusto kanyang hiwalayan o gusto kanyang iwanan, ganito lang sasabihin nyo. Tingin mo ng eyeball to eyeball, tapos sabihin mo sa kanya, yung matigas ha, yung astig ang dating, binabalaan kita. Kapag ako iniwan mo, sasama ako sa iyo. Paano pa makakaalis yan? Gagastos lang siya. So, hindi na makakaalis yan kapag sinabi mo yon. Kapag ako iniwan mo, sasama ako sa iyo. No? So, dapat willing tayo mag-forgive and forget. And then, dapat we are willing also to give in. Magparaya. Magbigay. Dapat willing tayo magparaya. And then, lastly, being willing to go the extra mile. Like, sasamahan si Missy sa mall. Nako, ito yung mahirap gawin. Sa mga lalaki, napakahirap ito. Nako, ako'y nahihirapan din dito. No? Yung sasamahan mo si Missy sa mall, nako, kung dapat handa kang sumakitak yung mga paa at balakang, handa sumakit ang ulo, kakaikot-ikot doon sa mall. No? Kasi kapag sinundan mo yung dinaanan ng babae, ang daming pasikot-sikot-sikot-sikot doon. No? Bago makita yung gustong bilhin. No? Pero kapag lalaki, isang ikot lang, tapos. Pag yung babae, ang daming... Pag sinundan mo yung kanyang dinaanan, kung saan-saan nagsususuot, kaya kung hindi ka handang sumakit ang paa, sumakit ang balakang, sumakit ang ulo, mapagod, huwag ka nalang sumama. So, dapat mga lalaki at mga babae, dapat willing tayong to go to the extra mile. Kagaya sa mga babae, samahan sa mall. Sa mga babae naman, dapat willing din kayong samahan si husband na gawin yung kanyang paboritong ginagawa. Kagaya nung iba, kung mahilig manood ng basketball, eh, samahan din paminsan-minsan. Mahilig mag-rides, abay, angkas naman. Angkas ang si Mister, no? Baka mamaya, ibang umangkas dyan. Oh. Sige nga. No? So, dapat ay willing tayo, no? Yung mga paboritong gawin ng isa't isa, dapat willing tayong samahan kung ano man yung hilig o paborito ng isa't isa. No? Tingnan natin, pahingan natin siya sabi sa John chapter 15, verse 13. Sabi doon, greater love has no one than this, than he lay down his life for his friends. Ganun po ang ginawa ng Panginoon. Inalay niya yung kanyang buhay. Nagsakripisyo siya para sa atin. In the same way, kung gusto nating maging matatag, malakas ang ating pamilya, dapat handa tayong magsakripisyo. Handa tayong buuin ang isang matatag at malakas na pamilya. So balikan po natin uli isa-isa. Ano ba yung mga kinakailangan para maging matatag at malakas ang ating pamilya? Tandaan natin ito. Una, ang pag-aasawa ay tinatag ng Diyos mula pa sa pasimula. No? Pangalawa, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi maaring paghiwalayin. Pangatlo, dapat handa tayong magsakripisyo upang makabuo ng matatag na pamilya. Now, in response, kakanta tayo ng isang hymn. Yan. Tayo po tayo bago tayo mag-pray. Awitin po natin isang hymn, Trust and Obey. Matuto tayong magtiwala at sumunod sa Diyos, no? Kung ano yung sinasabi niya, no? Inex mo. Nakapuha rin niya.
Yan. Kasi last time, hindi tayo pinakanta nito eh. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but a smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, nor a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but it's blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Trust and obey. Meron pa pala. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Hallelujah. Salamat Panginoon sa mga prinsipyo na aming natunghayan sa umagang ito. Katulad po ng aming inawit, nawa ilagay niyo po sa aming puso ang pagtitiwala at pagsunod, na sa lahat ng aming natutunan sa umagang ito, ito po'y aming
susundin, Panginoon, isa sa buhay. Upang sa gayon kami po ay makapagsimula, makapagtatag ng isang malakas na pamilya sa tulong at biyaya po ninyo. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, pagpalain niyo po ang bawat individual. At nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami na sa lahat po ng aming desisyon, ikaw po ang siyang magbibigay sa amin ng wisdom, magbibigay sa amin ng gabay, na sa lahat po ng aming gagawing hakbang at mga desisyon, ikaw po, Panginoon, ang maluluwalhati. Salamat po. Itong ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating pinakamabuti at ating pinakamamahal na pastor sa kanyang pagbabahagi ng salita ngayong hapon na ito. So ngayon, dadako po tayo sa ating tithes and offering. So, yan. Kung meron po kayong mga Biblia, makikibukas po tayo sa 2 Corinthians verse 9, chapter 7. Verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reconciled or under compulsory of God, loves of cheerful giver. So, yon. Sabi, sharing lang po, no? Tayo po yung magbigay ng naaayon sa ating mga puso, hindi po sa napipilitan tayo, ganyan. So, share ko lang po yung nangyari po sa aming kagabi. Yun sa aming pong fellowship po, talagang sobrang nakaka-bless po kasi ang dami na po namin, yung sa young professional po namin. And ang dami po namin pinagdaanan for the past years noon na konti lang kami, kami-kami lang, and then lumipas yung iba pa na dati, wala pa po talaga kaming mga young professional, as in kami-kami lang talagang mga young teens eh. So, blessed po kami na ngayon po eh, talagang marami na po kami at nagpapasalamat po ako sa Lord kasi nakabalik na po ako sa ministry ko na antagal ko pong pinag-pray. So, nasa na ba ating basko? Pwede na po tayong magbigay para sa ating Panginoon. Sige po. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen? So we're going to sing a song about giving. And it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaking together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Amen. So let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, sa hapon na ito, Lord. Salamat po, O God, sa aming mga narinig, O God. Salamat, Lord, sa iyong mga salita, O God, na patuloy, O God, na nagre-remind, Lord God, sa amin na pahalagahan namin, Lord God, ang aming mga pamilya, Lord God, na pahalagahan namin, Lord God, yung aming mga sarili, Lord God. Lord, dalangin po namin, O God, na sa hapon na ito, Panginoon, na ikaw, O God, ang siyang aming mapapurihan, Lord God, na madala namin, O God, ang iyong mga salita hanggang sa paglabas namin, Lord God, dito sa bahay-sambahan, Panginoon. Gayun din, Lord, salamat po, O God, sa mga tao, O God, na ginamit mo, Panginoon, sa hapon na ito. Patuloy mo kami, Lord God, samahan at tulungan, Lord God. I-bless mo, Lord God, ang aming mga offering, Panginoon, bilang pagpapala, O God, na tunay at tapat, O God, ang iyong tunay at tapat, Lord God, ang iyong pagmamahal, Lord God, sa amin na hindi namin, Lord God, hiningi, pero kusa mong binigay, Lord God, sa amin. Salamat, Lord God. Patuloy mo kami, Lord God, samahan hanggang sa pagtatapos, Lord God, ng sambahan na ito, Panginoon. And we pray, Panginoon, na sa mga wala, Lord God, work, Panginoon, patuloy mo kami, Lord God, bigyan, Lord God, ng inyong
blessing, Panginoon, hindi man, Lord God, sa pera, Panginoon, kundi, Lord God, sa kakayahan namin, Lord, sa wealth namin, Lord God, malaking pagpapala na po ito, Lord God, na kami, Lord God, ay safe, Lord God, na uuwi, Panginoon, at patuloy mo kami, Lord God, i-bless, Lord God, aming mga family, ganun din, Panginoon, ang bawat isa. Lord, bilang pagtatapos, Panginoon, binibigay ko na po, Lord God, sa inyo ang mataas na kapurihan at kapasalamatan sa kalinis namin, Diyos, na nakapagligtas. In Jesus' name, amen. Good morning ulit sa bawat isa. So, before we proceed with the announcements and acknowledgements, meron lang daw pong isang bata na gusto magbigay ng special number para sa ating Panginoon. And before siya magbigay ng special number, mag-recite lang siya ng kanyang memory verse na natutunan sa school. So let this be a reminder for us, no, na nung January we celebrate Bible Month. So this let this be a reminder to everyone to read the Bible, and you know, nakakalimutan na natin minsan yung mga life verses, yung mga memory verse, and it's important, no, na meron tayong mga alam na memory verse so that in every situation that we are in, meron tayong pangahawakang salita ng Panginoon. So without further ado, Asia, dito ka na sa stage. Ayan, so re-recite siya ng kanyang memory verses. Ayan. Memory verse number 1. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Ephesians 6 verse 10a. Memory verse number 2. Put on the full armor of God. Ephesians 6 verse 11a. Memory verse number 3. Then you will know the truth and the truth will set you free. John 3 verse 32. Memory verse number 4. The one whose walk is blameless, who does what is righteous. Psalm 15 verse 2a. Memory verse number 5. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Matthew 5 verse 6. Memory verse number 6. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. Ephesians 6 verse 14a. Memory verse number 7. For if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. Romans 5 verse 10a. Memory verse number 8. Be self-controlled and alert. 1 Peter 5 verse 8a. Memory verse number 10. 9. For God so loved the world that He gave His one and only Son. John 3 verse 32, 16a. Memory verse number 10. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans 10 verse 13. Memory verse number 11. We love because He first loved us. 1 John 4 verse 19. I want to know You, Lord. You are a great big God. I'm young, I do not
know a lot, come and be my all. I want to love you more, giving me life and all. You died for me, you sacrificed. We don't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up serving. You, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. Grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. Grow up loving you. Easy, young, cute, cute. Sige. Gab, alika dito, Gab. Dali. Palakpakan na naman natin si Gab. Magre-recite din si Gab. Harap na. Alisin mo yung... Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Judges. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, First Samuel, Second Samuel, First King, Second King, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mika, Nahum, Habakkuk, Sepanya, Haggai, Zephaniah, Malakai. Oh, meron pang ahabol, mag-challenge sa mga bata. Okay, praise God, ano? Ang cute naman ng mga batang ito, mga future, ano natin to, leaders natin pagdating ng panahon. So, salamat kay Azia and kay, ha? Kay Pia. Okay, Azia. And also kay Gab. Yan. O si Gideon daw. Gids! Halika na. So, praise God sa mga gifts and talents ng ating mga bata. No? Mga bata pa sila, pero ando ng wisdom nila, no? Na ipinagkakalob ng Panginoon sa mga batang ito. Okay. So, praise God sa umagang ito. Salamat po sa bawat isa na naririto, no? Ina-acknowledge ko po ang bawat isa. And of course, ang ating bisita for the first time, si Bon. Yan. Palapakan naman na. Welcome sa Nabico Christian Alliance Fellowship. Si Bon ay kasama din namin kahapon. Yan. Sa fellowship ng mga young pro. So, salamat din sa mga umatin kahapon, mga napuyat. So, masaya naman sila. Ako rin napuyat ako eh, hindi ako nakatulog. So, salamat din dahil kahit puyat kayo ay nakarating po kayo dito, no? So, praise the Lord. And then, ina-acknowledge ko po ang bawat isa na mga leaders na tumayo sa umagang ito. Sa call to worship, si Monica Fernandez. At sa scripture reading natin, si Jenny Rose. Call to offering naman, si Maricar Habinar. At of course, ang ating speaker na nagatid sa atin ng very inspiring messages and mga practical na dapat nating isabuhay, no? Tungkol sa family. Yan. Si Pastor Rafi Malang. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon sa buhay ni Pastor Rafi.
And next leader po natin sa susunod na linggo sa ating scripture reading, si Queenie Rose Vasquez. Sa call to offering naman, si Leisure Galito. Okay. Thank you rin sa ating praise and worship team na nag-lead sa atin sa pananambahan sa ating pag-aawitan. Worship leader si Monica Fernandez. Ang backup niya ay si Vanessa Asas. And guitarist, bass drummer, no? Si Joseph Taton, si Jermaine Taton, at sa drummer naman. At ang nag-devotion din kanina si Pastor Vlad Venus. Okay. Church activities naman po. Prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. Youth Connect naman po Saturday 5 p.m. para sa mga boys. At Sunday naman para sa mga girls. Kaninang umaga. And then Children Sunday School, Sunday at 3 p.m. Pero mamaya po, wala po muna tayong Sunday School to give way para po sa ating mga young teens, no? Meron silang fellowship. So mamaya, after ng service, meron silang registration na 100 pesos para po sa food contribution. So lahat po ng mga young teens, young people, attend po tayo mamaya after ng service. Okay. Ito yun. Ito ba yun? Youth Young Pro Fellowship, meron sila. Ang team nila ay Move Beyond. Ang venue nila ay sa Sunrise. Speaker si Pastor Vlad Venus sa March 3 at 2 p.m. onwards. May registration fee na 20 pesos. Oh, maliit lang ha. Kaya asama na po mga young pro. Ang mga men's naman po ay magkakaroon ng fellowship sa Zone 2 po ito, Zone 2 men's fellowship. Sa March 10, 2 p.m. hanggang 5 p.m. Ang venue nila ay dito pastor, ano, dito sa NCAF. Speaker po nila ay si Pastor Jesu Mark Apole. Pastor Mark Apole. May registration fee na 100 pesos. So sa mga men's po yan, dito po tayo. Sana ay supportahan po ng mga wifey natin, no, ang ating mga men's. Bigyan po natin sila ng pang-registration fee. Ang team po ay sabi ko na, Navigating Challenges. Okay. So, meron pa ba? Ay. Happy birthday sa ating mga birthday celebrant. Ngayon, next pa to, no? February 29, si Mike Ogmerga, at sa 29 uli, si Reggie Otero. So, yun lamang po, at praise the Lord, at nakita-kita na naman po tayong lahat. So, maraming po salamat. Okay, tayo po ay tumayo. Bago po tayo mag-attendance, mag-pray muna tayo, no? Pagkatapos po ng ating prayer, batian and attendance. Ayan. Ating naging tradisyon na yung attendance, no? Picture taking, no? Sige po, tayo manalangin, no? Salamat Panginoon Diyos sa araw na ito, sa tapos na gawain ng pananambahan sa mga oras ito Panginoon, at papasalamat po kami sa buhay ng bawat isa na patuloy po ninyong iniingatan, pinagpapala, ginagabayan. Salamat po Panginoon sa bawat isa na naparito sa araw na ito. Dalayan ko nga po Panginoon na sa kanila pong paglabas sa lugar na ito, tanggapin po nila ang pagpapala nagmumula sa inyo, kalakasang espiritual, kalakasang physical, emotional, at higit sa lahat, katugunan sa mga pangailangan at mga dalangin. Dinadalain ko rin po Panginoon, mga kapatid po namin na hindi namin nakasama ngayon, nawa sa susunod na linggo ay makapiling po namin sila, makasama namin sila sa pananambahan sa inyo Panginoon. At nawa po ay sama-sama kaming magpupuri at itataasan yung dakilang pangalan. Ano mo po ang kalagay nila Panginoon sa mga oras ito, dalain ko ang inyong pagpapala sa kanilang buhay at pagtugon sa kanilang mga pangailangan. Kung may mga karamdaman Panginoon, dinudulog po namin sila sa inyo, ang inyo pong kagalingan ang kanilang matanggap at makamtan sa mga oras ito. Lord, send your word
and they will be healed. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, Panginoon. Ang inyong pangako, hindi kami iiwanan o pababayaan. At ito po'y patuloy na pinatutunayan niyo sa aming buhay. Nawa nga po sa mga susunod na araw sa buong salinggo ito, patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming gagabayan sa lahat po na aming pupuntahan. Ingatan niyo po kami at sa lahat po na aming pupuntahan, gamitin niyo po kami, Panginoon. At nawa ang inyong mabuting balita ay patuloy na maipahayag, maipalaganap sa pamagitan po namin, Panginoon. Salamat po, gamitin niyo po kami sa inyong gawain at nawaan niyo pong gawain sa lugar na ito ay patuloy niyo pong palalaguin. At sa inyong tamang kaparaanan, tamang kapanahunan, yung pong aming desire, Panginoon, na makapag-contribute doon sa plus one na project ng Kamakop, na kami po ay makapagsimula ng panibagong gawain kung saan niyo po kami dadalhin, Panginoon. Salamat po sa aming dinadakila at pinasasalamatan. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag sa inyo at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayo magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Amen. 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 Amen.